Mga katrops, welcome back ulit kayo sa aking channel, Sports React PH. At ngayon ay pag-uusapan natin ang balitang lumakas ang kuponan ng Boston Celtics ngayong season. Pag-uusapan na rin nga natin ngayon dito sa ating panibagong video, ang balitang maaaring makuha ng Los Angeles Lakers sa Blake Griffin mula sa Brooklyn Nets sa darating na offseason. ...41 wins at 27 losses. Yan nga mga katrops, ang kasalukuyang record ngayon ng Boston Celtics kung saan pumapang 5 na nga po sila sa standings ng Eastern Conference matapos ang magaganda nilang performance sa kanilang huling laro. Sa mga hindi nga dyan nakakaalam mga katrops, nanalo rin naman nga po sila ng 16 na beses sa kanilang huling 18 laro ngayong season. 2 beses pa lang nga silang natatalo sa loob ng isa at kalahating buwan. Kaya di na nga nakakagulat kung napakadali sila na makakyat sa standings ng Eastern Conference. At dahil rin nga dito, ay marami nga mga NBA expert ang nakakapansin sa patuloy na pag-improve ng kanilang kuponan. Itinuturing na rin naman nga po sila ngayon bilang isang legit na contender, gayong hindi nga po biro ang ginawa ngayon ng Boston Celtics na pinangungunahan ng kanilang 2 superstar na sina Jason Tatum at Jaylen Brown. Sa parte nga ni Jason Tatum, nag-average nga ito ng 26.8 points, 8.2 rebounds at 4.2 assists per game sa kanyang 44% shooting. Sobra rin naman ngang nakakagulat ang kanyang itinatalang puntos sa kanilang huling 8 game, gayong nag-average nga siya dito ng 34 points per game. Habang sa partner naman nga ni Jaylen Brown, nagtatala rin naman nga siya dito ng 23 points at 4.9 rebounds sa kanyang 45.9% shooting. Bali silang dalawa nga po mismo ang dahilan bakit patuloy na umaangat ang Boston Celtics. Samantala, pumunta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan ngayon sa balitang pag-alis ni Blake Griffin sa Brooklyn Nets at ang pagkuha sa kanya ng Los Angeles Lakers. Sa mga hindi nga dyan nakakaalam mga katrops, may nilabas na balita nga po ngayon na pinaringgan nga daw po ni Blake Griffin ang mismong mga coaches ng Brooklyn Nets dahil hindi nga daw siya nito binibigyan ng minuto sa loob ng court. As of daw nga hindi na nga siya ginagamit ng kanilang kuponan sa kanilang huling 4 na laro ngayong season. At parang wala rin naman nga silang balak na ibalik ito sa kanilang rotation, gayong punong-puno na nga sila ng mga player sa kanilang front court. Kaya mas lumilinaw na rin naman nga po ngayon na nawawala na ng gana si Blake Griffin na manatili sa kanilang kuponan. At kapag nagtapos na nga ang kanyang kontrata sa darating na offseason, ay asahan nga po ninyo na lilipat na siya sa ibang team, manalo man ang Brooklyn Nets ng kampiyonato o hindi. Kaya dito na nga pumasok ang posibilidad na pagkuha sa kanya ng Los Angeles Lakers na nangangailangan na rin naman nga mag-rebuild sa darating na offseason. At isa nga si Blake Griffin sa mga manlalaro na maaari nilang kunin at gamitin bilang kanilang bagong small ball center. Isa na rin naman nga itong unrestricted free agent kaya hindi nga mahihirapan sa pagkuha ang front office ng Los Angeles Lakers. So yun lang mga katrops, ang handog ng story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.